Gandang hapon uli mga kalibre, no? Ngayon nandito naman tayo, no? Mayroon lang ako kunting i-share sa inyo uli, no? Kung paano tayo mag-repair ng board. Ito yung sa harap ko, ano to? Kundura. Galing pa to na sa Paranaque, no? Kundura, walang power. Kaya yan, susubukan natin i-repair, no? Para i-share ko sa inyo kung ano yung mga problema, bakit wala siyang power, no? Mga kalibre, no? Hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel, LibreTech, mga kalibre, no? Libre lang yung subscribe, then libre lang din yung pag-share at like ng channel natin. Kung hindi nyo rin nagustuhan, pwede nyo rin i-dislike, no? LibreTech, ang channel ito ay nang-upload ng mga video tutorial tulad ng ref and aircon tutorial, electronic tutorial, house wiring tutorial, CCTV tutorial, solar tutorial, sound system setup tutorial. Kung interesado po kayo matuto, please subscribe at pindutin ang notification bell para mapanood ko lahat ng video ko. Mayroon tayong gagawin ngayon, no? Para makita natin kung ano yung problema, bakit walang power na. Ito, bubuksan natin. Kundura inverter. No power. Susupplyan muna natin to. Lagyan muna natin ng communication error, no? Para makita natin kung wala ba talaga power ang ano nito. Ang problema nito. Bus. Buksan din natin, no? Unboxing natin ito. Liit lang. Yan, ito yung outdoor board ng Kundura. Ito. Dati nakagawa na ako nito. Yung problema, ano, reactor. Baka ito, reactor din siguro problema nito. Pero titingnan natin, no? Liit lang tong board, oh. Kumpleto ba? Yan. Supplyan natin yung tray signal. Yan, yung blue. Ito. No, ilagyan natin ng ito, reactor. Lagyan muna natin ito ng pan, yung ano, indoor. Tapos lagyan natin ito ng reactor. Hanap muna ako ng ano, wire.
Ayan, lagyan natin ng reactor. Blue pula. Ito, blue kag pula. Litarin natin dito tayo sa kabila. Ito, blue kag pula. Kaya reactor, yan. Ito. Tingnan natin, no? Kung gagana. Ito, supplyan natin. Lagyan na natin ng ano, communication, tapos ano, ipa-plug natin para makita natin kung ano ba yung walang power, ang indoor ba o yung outdoor, no? Ito, plug natin. Yun. I-on. Ayun, may power yung indoor, gumagana. Pero yung outdoor, wala. Chichik natin muna dito yung communication, no? Kung mayroon tayong pumapasok dito na 220. Gamit natin yung digital tester. Kunin muna natin, easy. Yan. Tapos, tingnan natin kung mayroon easy. Mayroon. Mayroon tayo nakuha ang 230. 34. Yan, ganito tayo mag-check ng mga kalibre, no. Una muna yung easy. Kung mayroon pumapasok, eh mayroon naman pumapasok na 230. Tapos dito, itong wire na to, ito 'yon siya, oh. Ito muna, oh, para may dumaan na siya dito sa mga coil, capacitor, yan, may resistor, dumaan na diyan diyan. Pero easy pa rin siya. Kaya check pa rin natin, no, kung pumasok dito yung 220. Yan, no, parang wala eh. Hindi pumasok eh. Ayun, mayroon. 235. Pero hindi pumitik yung relay eh. Hindi pumitik yung relay. Kaya wala tayong pumapasok dito na supply. Kuha tayong 220 dito na easy, no. Pero yung board natin, walang ilaw. Kaya ito yung ito trouble check natin. Kung anong problema kasi walang power eh. Dapat kung may power yan, iilaw yan dito. Yan. Ito pa lang sinasabi ng customer, yung outdoor walang power. Yan. I-unplug muna natin, no. Tapos ito yung ito trouble natin kasi yung indoor okay naman siya. Tatanggalin ko muna to, no. Ito trouble natin ngayon yung outdoor. Ilig muna yan. Ito muna ang gagawin natin yung outdoor ito. Kasi walang power. Yan. I-check muna natin yung ano, diode kung may shorted ba o wala. Bakit wala siyang power. Yan. Times one. Ito, mag-check tayo ng diode. Tagalin ko muna ito, reactor. Yan, check muna tayo ng diode, no? Ito yung diode, oh. Tingnan natin, no, kung diretso dito sa, ito. Diretso dito sa EC. Yan, mayroon. Isa. Yan, didiretso siya. Okay yung EC. Mayroon tayo makukuha dito na 220 na EC. Tingnan natin, no, kung mayroong problema yung diode. Yan, okay naman. Yan, okay. Okay. Yan, wala tayong makuhang shorted. Tingnan natin na. Wala. Yan, palo. Papaloin. Ito yung ano, ito yung MOSFET. Tingnan natin, no. Wala. T
Tingnan natin ang MOSFET. Meron. Meron. Baliktarin natin, no. Wala. Ay, meron. Meron. Oh. Parang shorted yung MOSFET, no. Babaklasin muna natin, ha. Tingnan natin, parang shorted yung MOSFET, eh. Baklasin natin. Meron pa ba? Ay, ito pa. Yan. Ah, nagalaw na pala to. Yan o, nagalaw na. Tinilinag na. Ito yung MOSFET, no? Putulin ko muna to. Titingnan natin kasi dito natin nakuha yung shorted, eh. Baba ko muna to. Yan, tingnan natin, no, kung times 1K. Ayan, shorted nga, oh. Yan, shorted nga yung MOSFET natin. Yan, shorted. Tapos yung diode, isip natin to. Kasi ginalaw na rin to, eh. Times 1. Wala, wala, wala. Meron, meron, meron. Okay. Yan, meron, meron, meron. Wala, wala, wala. Ayos. Wala, meron, wala, wala. Meron, ah, wala, meron. Yon, okay. Okay itong diode natin, no? Yung MOSFET lang ito, ang problema. Itong isang diode, titingnan din natin to kung okay. Wala. Ayun, mayroon. Yun, wala. Okay. Yun. Kaya pala ayaw gumana dahil sira yung MOSFET, no? Tapos ito, yung mga katabi ng MOSFET, ito, mga resistor to, titingnan natin to kung may open dito, wala. Ito, dito tayo sa digital naman, ang gagamitin natin. Kasi resistor ang checking natin, eh. Tingnan natin to, yung malaking resistor, ito. Mhm. Kadugtong lang naman to ata sila, eh. Kadugtong lang. Kukuha pa rin tayo ng 16. Ito lang, ha. Ayaw dumikit, eh. 16. Yan, oh. 16. Ito. Dito, dito. Para makita ko rin. Ano siya? Yan. 0.5. Yan, yan, pares. Okay, okay siya. Yan. Tingnan ko muna to yung mga ibang mga resistor, mga kalibre, no, bago natin palitan ng mga, ano, bago natin palitan ng MOSFET. Kasi pagka hindi natin ito ma-check na mabuti yung mga katabi na maliliit, baka sisira din uli ng, sisira, paputok din uli ang MOSFET pagka hindi natin ito ma-check. Baka mayroon pa tong shorted dito. Kailangan wala na siyang shorted. Yun. Lagyan ko muna charger yung ano, no, yung microscope natin. Yan. Chichik ko muna to, no, kung okay pa to. Bago natin palitan ng ano, bago nyo palitan ng MOSFET,
Chicheck nyo muna yung mga katabi, baka mayroon shorted para hindi tayo maputokan. 330R-16. Yan, tama siya. Ito. Ito katabi niya. Tuki. Tuki. Dapat tuki siya. Kaya lang, dinisa muna natin, no? Para didiin talaga siya. Kumalayo na. Wala na siya sa toke, ah. Ka-open na rin to. Yan, 8.5K. Layo na. Yan, papalitan natin yan. Change value na ito, 100. Ito, 10 ohms. 10, tama, 10 ohms kasi ano siya eh. 10 kag 0, ibig sabihin pag 0 wala yan, walang 1 yan, 10 times 1 equals 10 yan. Tama lang siya 10. Itong isa dapat 200 kito at 2 kito eh. Oh, yan oh. Layo na oh, 8 na oh. 8 kaya papalitan natin yan. Palitan natin. Ah, hindi. Okay pa siya. Okay pa pala ito. Okay pa to. Kasi mayroon pa lang naka-series dito. Kaya okay pa siya. Yan oh. Ito, may putok oh. Yan oh. Oh, okay. Titingnan natin yan. Resistor yan eh. Pero hindi natin alam kung ano yan. Yari tayo nito. Yan o. Putok o. Kailangan natin malaman to kung ano tong ano, anong value niyan. O ito. Yung driver putok din pala o. O dan laming problema. Ito o. Putok din o. Kalang ha, titingnan ko ha. Ha, putok nga oh. Daming sira. Tingnan natin oh, kung sure to. Maraming sira. Puro putok. Suwan oh. Wala na sa sure dito eh. Wala na oh. Pero ito, change value na itong ito, isang resistor, putok. Yung isang driver, op amp, putok din. Kaya kailangan, i-check natin to isa-isa bago natin palitan yan. Kaya lang, wala pa tayo pang palit dyan, no? Yun, oh, ang diode, sira din, no? Sira din ang diode. Open din tong isang diode, oh. Okay. Ah, okay pa. Kulang lang sa balat. Yan. Marami tayo kailangan i-check dito. Problema yung ano natin. Ito. Yung op-amp taka yung isang resistor. Titingnan natin kung anong value to. Kailangan mayroon tayong board na ganito tulad nito para mayroon tayong pagsusundan. Eh pag ganito, pag wala tayong sundan na board, mahirapan tayong mag-repair nito. Kailangan na muna natin, no? Makita yung ano, katulad nito para masundan natin yan. Itong isang op-amp, sunog din to eh. Yun. Pwede kong palitan to ng tawag nito, MOSFET, kaya lang itong isa, sira. Ito. Kaya hahanapan muna natin ng parts to, no? Yan. Sir, yung board mo, standby muna natin to, no? Kasi
Maghahanap muna tayo ng katulad dito ng board para masundan natin kung ano yung value ng resistor nito, kasi wala akong diagram para titingnan ko to kung ano tong sunog na to. Tapos itong op amp niya, driver, titingnan din natin ang number nito kasi putok eh. Putok to. Yan. Yan. Ito yung problema ng board mo, sir, no? Pumutok yung op amp, shorted yung MOSFET. Yan. Kaya standby muna natin to, sir, no? Hahanapan ko muna ng kaparehas nito para makita natin kung anong value nitong resistor nito tsaka itong op amp, kasi isa-isahin natin check yan. Yan. Sa ngayon, mga kalibre, no? Yan lang muna. At least nakita na natin kung anong problema nito, kung bakit sa wala siyang power. Shorted yung MOSFET. Putok yung op amp niya, driver. Kaya yan, hanapan natin ng parts yan. Kaya yan, hanggang dito lang, mga kalibre, yung video natin, no? Pasensya na kung sa sunod part 2 ipapakita natin to sa inyo kung paano natin to mapagana. Basta mayroon lang tayong board nito na pwedeng sundan, marirepair natin to. Basta hindi lang natamaan yung system, marirepair natin yan, kasi pwede pa natin papalitan yan yung op amp nya. Kaya antabayan nyo ng mga kalibre, no? Titingnan natin sa part 2, gagawan natin ulit ng video to kung paano natin to i-repair. Kaya hanggang dito na lang, mga kalibre, no? Maya, mag-upload din ako ng PO error ng media, kasi nag-request yung customer natin, no, yung board niya daw. Upload natin kung anong problema. Ito yun, no? Ito yung isasunod natin, mga kalibre, no? Ito. Yan, pamilyar naman kayo nito, mga board, mga kalibre, no? Ito kasi paborito ko tong re-referen yung mga PO nito. To. Media to, bago pa, oh. Yan, oh. Kinis-kinis pa. Kaya ito, atabayan niyo to, mga kalibre, no, kasi i-upload natin to at sa kay sir, no. Yan. Ipapasa ko na lang sa inyo, sir, yung video ng re-referen natin to. Kaya yan, hanggang dito na lang, mga kalibre, no. Libre Tech Exclusive.